sipag nito. Thank you naman, binigay mo yung oras sa amin. Ha? Salamat, ha. Sali kaya naman sa'yo. Hindi kasi po pinakinggan ko yung podcast. Uy, talaga? Okay, talaga. Oh. May sustansya ba? Ala, moba siya. Ano ba yan? Sino? Umalis siya sa call. Okay, hello? Na. Napuputol? Hello po. Hello. Okay. Okay. Sabi ko, talagang binigay mo pa sa amin break time, ha? Mm. Ay, ano po, pinakikinggan ko kayo sa podcast. Saan? Sa podcast? Pagka hindi ako busy. Spotify or iTunes? Spotify po. Okay, okay. Wow, may sustansya ba? May natutunan ka naman, Iska. Wala. Walang kasustansya, di ba? Wala akong nutritional value yun, mm-hmm. Eh. Hello? Wala. Katuwa siya. Naman po. Mapuputol. Medyo napuputol ka, Iska, eh. Sa atin yata yung problema, eh. Internet yata natin. Oo, internet yata namin. Oo, bumibitaw siya. Hello? Hello, Iska. Hello po. Oo, ano ba? Anong, ba't ka? Oo, ano nga, ba't ka nakikinig nga? Ano, ano? Hindi kasi pag, ano, pag nasusok na kami sa aral. Mm. Actually, group namin sa pinakikinggan. Grabe naman, sinisira niyo buhay niyo. Ba't kayo nakikinig ng podcast namin? Iska, napatawa mo ako doon. Tigil nyo na yan. Ano, Iska? Pakitigil po masa. Walang kami batuhin nyo. Ha? Walang mabuting matudulot sa inyo ang pakikinig ng podcast namin. Tigil nyo na yan. Okay naman po. Okay naman ba? Marami natututunan. Parang wala kang sustansya nga. Very. Kung pwede lang bang ano eh. Oh, eh. Lalo na yung kay Doc Gia season. Kay Doc Gia. Yan, okay yan, kay Doc Gia. May part 2 yan eh. Hindi lang namin ma... Susundan namin. Ay, sayang. Ayan, sige po. Oh, sige. Magpa-part 2 kami dyan. Okay, kwento mo na, Iska. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Wait lang. Hold on. Teka lang. Okay, ayusin lang namin recording. Iska from Cavite na isang med student. Ano ba nangyari? Kwento mo na. Fire away. Hindi... Ano lang, parang i-share ko lang, though siguro kailangan, hinid ko lang din ng enlightenment. Wow. Charot. Enlightenment? Wag mo yung, sige. Manage your expectations, ha? Sige. Hindi kasi, nagkaroon ako ng relationship. Mm. Lahat naman tayo nagkakaroon. Na ano, parang nagkaroon ako ng boyfriend. Uy, congrats, ha? Congrats. Uy, thank you. Sana all. China oil. Ano yun? 4 years kami nun. Kita mo, isang kurso na yun. Ah. Mm-hmm. Bachelor's degree na yan. Oo, kasi ano yun eh, parang siya, nung time na yun, undergrad pa ako. Mm-hmm. Tapos siya, postgrad na. Tirador ng undergrad. Mm-hmm. Ayun. So, nag-law siya. So, ayan. Law student. Sa ano ba yan? Law student yun. San Beda ba yan? Dan lang yan. Ay, hindi. Sa UP yan. Baka PUP yan. Hindi rin. Oh, sige. PUP nga, PUP. Oh, sige. Hindi PUP. hindi siya PUP. Okay, yan. Sige, kwento mo. Tapos, edi, nag-start kami, third year siya, bale. Hmm. Tapos ako, third year din. Mm. It's a tie. Oh, bawi lang. It's a tie. Undergrad saka postgrad. Mm. Tapos ano, parang nilagawan niya ako 1 full year. Wow! Tapos, wow. Hindi kasi nagtitisis ako noon, so hindi ko siya mabigyan ng time. Wow, okay. Sorry. So, ayun, after noon, nung graduate ako, sinagot ko siya. July 20 ano yan? Secret. May pa-secret ka pa. Mga July 17. Yun, sige. July 17. Yan. Mm. Tapos pagkatapos no nag-bar siya. Mm. Saan siya nag-bar? Sa Recto? Sa Malate. Saan siya nagpa-bar? Isa lang naman yung magpa-bar exam. Bar exam ba? Bar yung naisip namin. Ibang bar naisip namin eh. Tapos habang nagpa-bar siya, yun din yung mga araw na nag-board exam ako. Okay. So nag-board exam ako nun. Tapos, pumasa naman kami pareho. Oh, buti nga. Uy! Congratulations. So ayun, tapos... nag-work siya. Tapos ako, nagpahinga lang ako kasi nag-ready ako for next year med school. Okay. Hmm.
Tapos, ano, okay naman kami. Oh. I mean, feeling ko kasi mas matured siya sa akin. Mm. Kaya parang mas okay yung relationship namin. Parang, malilid ano, niya. Parang hindi siya yung holding hands, ganun, landian. Okay, okay. Hindi ganun. Parang, hindi lang puro ganun. Hindi puro ganun. Oh, parang, as in, oh, anong gagawin natin dito? Oh, ini-invite tayo dito sa kasal ng brad ko. Ganun. Okay. Okay, brad, ah. Sige, ganun. Fraternity boy to. Mga ganun. Mm-hmm. Tapos, nung nag-med school ako, doon kami medyo nagka-problema. Kasi gusto niya na palagi akong nakaka-reply sa kanya or lagi akong available para sa kanya na pag kinailangan niya ako, dapat nandun. Okay. Hmm. Parang grab e food, di, ah. Express. Hindi, noong una, hindi pwede kasi bagong salta ako dun sa school na kung nasan ako ngayon. Mm. Tapos yung pressure, mabigat. Okay. Tapos sabi ko, noong una, naintindihan niya na, sige, ganyan talaga pag nasa ganyang school, ganun. Medyo. Med school. Ano kasi med school, tapos magandang med school kasi siya sa Along Taft. Tapos sabi sa akin, parang sabi sa akin. Okay. Sige, okay lang. Ganun. Sige, mag-focus ka lang. Tapos, edi, I took it na, okay, sige, pwede. Pwede akong maging busy, ganun. Mm. Tapos, hanggang sa, nagagalit na siya sa akin every time. Kasi? Parang, kasi daw, wala akong time. Mm, meron naman, actually. May time ka naman. Sa iba lang naka-invest. Parang ganun. So, di, nahirapan na ako kasi, parang gusto niya, may lakad kami ng gantong oras sa gabi, eh, gantong oras pa lang ako palabas ng class, magre-review pa ako, tas ano, ang ginagawa ko, parang kami mag-away. Ano na? Papayag akong sumama sa kanya. May compromise. Sa pag-uwi ko, mga 3 o'clock na ng umaga, aral lang konti, papasok na. Grabe, walang tulugan yun ah. Okay. Ayun nga, walang tulugan. Parang so, ang barangay tanod nun ah. Tapos yung grades ko noon, fair lang. Fair hindi lang. Siya, hindi siya yung so-so. Mataas, hindi baba, hindi bagsak, yung tama lang. Minsan pasang awa, pero tama lang. Tapos edi, it went on mga a year and a half na ganun. Mm-hmm. Hanggang, ano na lang plot twist nito? San humantong? Hanggang mag-second year ako, tapos ano, parang may major fight kami tungkol sa magpa-practicals ako. Nagsuntukan ba kayo nito o ano? Ano ba? Sino nanalo? Ako. Sa suntukan? malaki ka mao nito ni ano eh. Malaki ka iska. Mao. Oh. Hindi, ano, kasi ano? Parang sabi ko sa kanya, edi kung edi magalit ka, ganun. Kasi, Magalit ka, Ano, ngayon sa akin, Ano, headlock kita dyan eh. Ayun. Tapang parang sabi ko sa kanya, sige, magalit ka na lang kaysa naman bumagsak ako. Ganun. Ah, parang ano yan eh. Ako, med school. Med school! Siyempre, med school, diba? Tapos yun, di. Afternoon, hindi inayaan niya na ako. Parang hindi niya na ako kinukulit. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi talaga pwede. Ganun. Natuto, diba? Oo, kaso, yung simula nun, yung hindi na, after nun, hindi niya na ako niyaya kahit saan. Oo, magtataka ka pa. Pagkatapos ng ginawa mo, magtataka ka pa. Magtataka ka pa. Sabihin niya lang na, uy, may pupunta pala ako dito sa kasal nito. May magsabi man lang. Inform ka lang. Pero kahit di na mag-invite. Hindi, kasi nakita ko na yung best friend niya, kinasal. Hindi niya ako sinabihan, pero nandun siya. Okay. Sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin, best friend mo pala yung ikakasal? Sabi niya, sasabihin mo na naman, di ka pwede. Kaya iba na lang, may point naman. Alam mo, kaya iba na lang sinama ko eh. Hindi mo lang alam. Iba na lang sinama ko. And then sabi ko, sabagay, tama ka naman. Di ba, may tama siya eh. Ganun. Sabi niya, sige, next time. Hindi niya na ginawa. Niya talaga kasi hindi naman nagkakasal sa pangalawang beses yung best friend niya. Oo. Sa iba naman. Hindi, yung ibang mga bagay, gano'n. Yung binyag naman, kung ano man. Living naman, di ba? Living, sino man. Tapos, hanggang sa dumating yung third year na ako, medyo, ngayong third year. Yeah, hectic pa siguro. Bago pala mag third year, so summer, parang bigla siyang
nawala na, na parang... Mm-hmm. MIA, nireport mo ba sa polis? Nag-report ka ba sa polis? Napablatter mo ba yan? Ano ba huling suot niya? Yung nakita mo? Ano ba suot niya? Ano suot niya? Papanawa na. Saan sa huling nakita? Saan huling nakita? Sa huling nakita? Sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Suot niya, naka ano? Suot niya? Nakabarong. Nakabarong. Supreme Court. Anong pangalan niya? Anong pangalan? Tago na sa pangalang? Ano ba? Francis na lang. Si Francis. Sa lahat po ng nakaka... Kilala kay Francis. Siya huling, po ay... Huling nakita, namataan sa Supreme Court na nakabarong. Butas yung likod ng barong niya. Ayun pala tandaan ng barong. Pakibigay alam po kay Iska. Kay Iska. Kahit dito sa amin, i-refer na lang namin kayo kay Iska. Oh, continue. Ayun. Tapos parang may party kami ng... may party yung isang may event sa school na kinailangan kong mag kinailangan namin mag-dress up parang party ganun. Tapos siguro hindi niya alam na pupunta ako. Tapos nandun ako nagpa-party kami. Nakita ko siya. Nakabarong. Nakabarong pa rin yung pa rin suot niya? Hindi. Hindi ba namaho yan? Naka-polo naman. Okay, naka-polo naman. Anyway. Yung paa ba nakasayad sa lupa nung nakita mo? Hindi naman namumutla. Nakita. Okay, wala kasayad pa naman. Good. Ano? Kaso, may kasama na siyang iba. Nagtataka ka pa ba? Tatakantaka ka? Mang-mang rin to si ano. Si Iska. Ay, kasi sila pa rin naman yung boyfriend niya. Sige. Kasi ano, no. Bigay natin kay Iska. Tapos, sila pa eh. Ano, tapos, nag-update pa rin naman ako sa kanya na, uy, ganito. Gantong oras yung pasok ko ngayon. O, out ko na, mga ganun. Tapos, tinatanong ko siya kung nasan siya. Sabihin niya, overtime ako ngayon eh. Ganun. O kaya, dami kong paperwork. Mga ganun. Sabi ko, okay, sige, ingat ka na lang. Andito lang ako sa somewhere sa task. Tapos, nung nakita ko siya, hindi ko siya... ginulat na, uy, ganun. Uy, boyfriend pa kita. Muna siya from afar. Parang sabi ko, baka kasama niya yung friends niya. Friend niya lang yun. Ikaw naman, binigyan mo. Kaso, nung nakita ko kasi, Ano nakita mo? Sige. Nakita mo. Parang hinawakan niya sa waist. Sa waist? Saan? Sa waist. Sa waist. Ano yan? Baka fitness coach yan. Hindi ba sinusukat niya lang yung bewang kung nag-effective yung waist, diet. Akala ko waist up. Waist. Tapos, nagsishare sila ng drink. Sabi ko, waist. Nagtitipid yan. Nagtitipid kasi. Titipid. Hindi siya matipid. Nag-splurge siya. Tapos, ano pa nakita mo? Ano pa? Tapos kinis niya sa cheek. Sa cheek? Ano yun? Super close sila noon. Super friends sila kasi noon. Best friend kasi yan. Super friends. Tapos, ano pa? Nung kinis niya sa cheek, tapos nung may binulong sa kanya yung girl, tapos nagtatawanan sila. Sinubukan ko na lumapit na. Hindi, alam mo yung binulong ng girl. Alam mo? Ano? Libre mo. Hindi. Sabi niya. Ano? Jowa mo, ito na palapit na. Jowa mo, kanina pa nakatingin sa atin. Doon ka ba? So, pakitaan natin ng sweet para magselos. Lumapit ka. Edi, nilapitan ko siya. Tapos sabi ko sa kanya. Tapos doon ko siya ginulat na, uy, ba't ka nandito? Parang ano ka lang din, mangmang na walang alam, di ba? Kunyari, nagmamaangan ka na, nasasaktan ka na. Kasi hindi ko alam eh. Sabi niya kasi, overtime siya noon. Parang pag kinukulit ko siya, sabi niya, busy lang ako, gano'n. Nasa pa ako? Nasa office. Supreme Court. Ano pa? Tapos, di lumapit siya. Nagulat siya. Nagulat din ako. Nagulat ko. It's a tie. Nagulat siya. Nagulat ka rin. It's a tie. Kagulatan kayo. Nagulat yung girl. Tapos, andun yung best friend niya. Okay, tatlo sila. Okay. Tapos, sabi niya, ano to? Pinsan daw ng best friend niya. Pinsan. Okay. Tapos sabi ko, ano pangalan? Magkakaharap kayo niyan, ha? Best friend, ha? Anong pangalan? Okay. Ano sabi? Yung best friend niya, nalaman ko na lang nung lumapit na nandun yung best friend. Okay. Tapos sabi niya sa akin,
Kasi tinanong ko siya kung anong pangalan. Oh, ano sabi niya? Si Trisha. Trisha. Trisha the third party. Tapos, to, ano, lumapit yung ano best friend niya. Sabi ko, huwag kang maingay. Kasi galit na ako nun eh. Huwag kang maingay. Huwag kang salita. Tapos, tinanong ko yung best friend. Best friend? Ano pa rin ang pinsan mo? Sabi niya, ah, si Ann yan. Sabi ko, magkaiba. Dalawa kasi yung name niya. Trisha Ann. Oh, tapos? Sabi niya sa akin, si Ann yan. Ano yan? Pinsan ko yan. Sabi ko, yung totoo naman pala eh. Totoo. Tapos sabi ko, akala ko Trisha. Sabi niya, oo. Trisha pala. Trisha. Edi, sabi ko, nako, niloloko na ako na ito. Hindi naman. Hindi. Kapagduda ka lang. Tapos tinanong ko pa siya. Namaligmata ka lang. Sabi ko, ano yun? Ano rin? Abogado rin? Sabi niya, oo. Lawyer? Ano yan? Law student. Ganon. Law student daw. Okay. Edi, okay. Oo naman ako. Sige. Eh, yung party na yun is para sa mga medical students. Ah, ano lang din pala sila doon? Nakiki-party. Nakiki-party na may dalang third party. Parang ganun. Tapos sabi ko sa kanya, nag-gate crash na may third party ng dala. Okay, ganun. Okay. Eh, nakita ko yung friends si Trisha Ann. Kasi siya man si Trisha Ann. Oo. Eh, med students din. Pero hindi ko kilala. Talagang sa iba siguro. Sa ibang lugar. Okay. Pero med students kasi yung iba sa kanila naka-coat pa. Pero ano, tapos may armband kasi kami. Okay. May wristband kami na parang isi-signify na med student ako. Na part ako ng party. So, meron din siya nun. Okay. Med student siya. Okay. So, sabi ko, di tinanggap ko yung line na ano, na law student, pinsan ni best friend, gano'n. Si Trisha Ann. Oo, si Trisha Ann. Ano? Hello? Iska? Ano? Namalikmata ka lang, tingin ko eh. parang nahuli yata ng boyfriend na nagsusumbong kay BW si Iska. Pero wala si Iska. Okay, ang ganda ng mga pangyayari. Itong si Iska, nasa party, nakita itong si B. Parang teleserye. Nasa partingan, party si boyfriend na may dalang third party. Na si Trisha or si Ann. Na si Trisha or si Ann, hindi natin alam. Tapos, hinahawakan sa waist. At kinisa cheeks. Kinisa cheeks, nagsashare ng isang drinks. Kasi super friends. At sa bewang, hinahawakan super. Dahil dati itong fitness coach. Fitness coach at super friends. Super ang, friends sila. Mga ganyan. Huwag tayong nag-a-assume kagad. Huwag natin binibigyan ng mali siya. Masyadong madudumi ang isip natin. Baka super friends ang tawag ng mga ano ngayon dyan eh. Mm-hmm. Mga ninja. Nagbabalik sa hukay. Tapos, Iska. Ano na nangyari? Fresh. 6 feet. Tapos, ano nangyari sa'yo? Hindi, wala. Akala ko dumating si Trisha Ann eh. Tapos, hindi. Tapos, the afternoon, sabi niya, ano, gusto mo sabay na ihatid na kita pa uwi para after daw ng party. Sabi ko, sige, hatid mo ako pa uwi, pero ano, dito muna ako sa side na to ng bar kasi nandito yung mga friends ko. Tapos kailangan ko mag-mingle, ganun. So, okay, di payag naman siya. Tapos, pero si Trisha nasa picture pa, nasa eksena pa si Trisha. Katabi pa rin niya. Nagmamang-maangan yun. Nakatingin lang din siya sa akin. Tisigan kaming dalawa. Okay, pero inayaan ko na pero siya. Siyempre, tinataray-taray mo siya dun. Di ko siya tinarayan kasi nga, baka nga talaga pinsan siya best friend. Okay. Super friends lang sila. May atraso ako dun sa best friend. Sabi niya nga sa akin, hindi ka pumunta nung kasal ko. Sabi ko, ibawi na lang ako. Ganun. Okay. Tapos, edi after nung hinatid niya ako, ganun. Tapos tinanong ko siya, talaga bang ano, pinsan niyo ng best friend mo? Sabi, oo nga. Tapos galit na siya. Tapos sabi ko, okay, sige. Tapos sabi niya, kita tayo sa weekend, ganun. Sa Sunday, ganun, sama ka sa akin sa church. Sabi ko, okay, sige. Sama ako. Ba, nadamay pa yung church. Kakainis, sinama pa yung church. Anyway, yun nga. Tapos, edi, punta kami ng church noon. Naging okay ulit kami for a week. Tapos, bigla na naman siyang nawala. Na parang, naano na naman siya. Nawala na naman siya sa sarili. Okay. Na-discaril na naman. Tapos, edi, hinayaan ko na. Ano ba nung huli mo nakita? Nakabarong uli ba itong si Francis? Hindi, nakapolo nga siya. Okay, tapos, ayun. Tapos, ano, nung naka...
nung after a week, nung naging cold na naman siya, ano, tinex ko ulit siya na parang, uy, ano, where na you? Na? Oh, yeah, ganun. Tapos sabi niya sa akin, ay, sorry, busy eh. Dito ako with fam. Oy, fam bam. With fam. Tapos fam, sabi ko, ah, okay, sige. Tapos tinex ko yung kapatid. Sabi ko, investigador ka din ah. Kasi iba na yung nararamdaman ko. So, ano nararamdaman mo? May gut feeling talaga mga babae. Iba, may instinct talaga mga ladies. Sabi niya, sabi ko sa kanya, uy, ano, enjoy kayo ng kuya mo dyan ah. Sabi niya, ha, wala nga si kuya dito eh. Yun. Tatong araw daw pupuntang Tagaytay. Uy, na-Tagaytay ka. Nahuli ka, iho. Sabi ko, ay, okay. Sabi niya pang, akala ko ikaw kasama eh. Kasi yung daming dalang damit. Uy! Uy! Tapos sabi ko, ay, hindi. Kasi may ano pa ako, may exams ako next week, di ako pwedeng umalis. Ayan na. Ayan na, nagkaka-climax na to eh, nagkaka-huliyan na eh. Okay, sige, ayan na. Nasa Tagaytay, di sabi ko sa kan, di ano, after no, tinawagan ko siya. Sabi niya, oh, wag kang magulo, nasa family ako. Sabi ko, anong family? Oh, yan na, nagkaka-huliyan na. Nakatanggi pa eh. Parang sabi ko, ilan ba pamilya mo? Kasi sabi sa akin ni Jane, yung kapatid niya. Oy, Francis! Si Jane, inuko ka. Yung kapatid mo, wala kang lusot. Ano ka ba? Di mo kasi sinusuhulan. Pumunta ka daw ng Tagaytay. Akala nga daw ako kasama kasi dahil mo dalang damit. Ayan, ayan, napala mo. Tapos sabi niya, sorry, ganun. Tapos sabi niya, anong sorry? Sabi niya, sorry, sinungaling ako sa'yo. Ganun. Tapos sabi ko sa kanya, yung totoo, nasang ka? So, yung nasa Tagaytay. Sino kasama mo? Yung best friend niya daw. Tsaka daw si Trisha. Si Trisha Ann. Tapos sabi ko, anong ginagawa niya dyan? Kakamping. Kasi ano eh, birthday nga. Birthday daw nung asawa ng best friend niya. Oo. Nandun sila. E di sabi ko, patan tayo mandalang damit. Sabi niya, eh syempre, papalit ng damit. Overnight kami. Oh, pagpapawisan yan. Ang hirap talaga pag abogado yung kalaban. Lulusot. Tapos ano, di inayaan ko na kasi ano eh, busy na ako eh. Ano, parang after a week ulit nun, kasi linggo-linggo na lang ako nag-update eh. Nag-belated happy birthday ako dun sa asawa. Nung best friend. Oo. Tapos sabi niya sa akin, Tim, magkasunod na araw yung birthday natin. Sabi ko, ay, wrong date. Okay, oo. Yung birthday ko, August. Happy birthday. Eh, noong mga araw na yon, mga May ata yun. May yun. Mali ang kalendaryo. Sabi ko, May. Uy, wait lang. May, lang lang, May, June, July, August. Quarterly kasi nila sinaselebrate ng birthday. Napakas, ano ng utak mo, ano? Advance ka? Advance celebration yun. Oo. Sabi ko dun sa ano, Ano bang ano, anong lahi ng ano boyfriend mo? Pinoy lang. Ay, hindi, yung ano, yung best friend. Di ba Korean? Yung napangasawa, anong lahi? Di ba yung babae? Chinese yun. Yun. Kaya yun, advance talaga yan. Quarterly lang. Mag-celebrate yan. Eh di yun, sabi niya. Binibigyan mo agad ng malis eh. Sabi ko, last week ba kasama, ano, magkasama si Francis tsaka si Trisha. Asawa mo. Sabi niya, hindi, dito natulog yun. Dito, doon daw yung best friend. Sabi ko, Naka-stay put lang doon. Ganon. Naisip po, ay, baka magkasama si Francis tsaka yung Trisha. Oy, napakadumi ng isip mo, Iska. Tingin ko, hindi sila magkasama. Hindi yun. Ikaw naman masyadong binibigyan ng mali siya. Tapos, nakita kami nung, ano, nung best friend, ay, nung kapat, nung asawa nung best friend. Tapos, hindi ko naisip, na-stalk yung Trisha. Kasi sabi niya, hindi na daw nakikita si Trisha tsaka yung best friend, yung asawa. Parang, malayong kamag-anak yun. Mga ganon. Hindi na nakikita yung dalawang yun. Ganon. Tapos, sabi niya, sige, stalk natin. Ano na discover niya? Ano, nakatag yung boyfriend ko na nag-staycation sila sa Tagaytay. Staycation. Baka may project lang silang ginagawa. Miracles of life. Di ba nagre-research lang sila about sa isang case? Oo. Baka nag-overthink ka lang. Baka nagre-research lang sila. Magkahiwalay sila ng room niyan eh. Oo. Ang nakasulat kasi parang ano,
spending days with him, nakagano, tapos heart-heart. Mm. Tapos, nakatag yung BF mo. Yung boyfriend ko, pero hindi ko makita. Hindi ko makita sa pagtinignan ko yung account ng boyfriend ko. Hindi, hindi niya ina-accept siguro. Wala. Hinide niya yan. Ganun. Eh, hindi ko naman kinuha yung Facebook password niya kasi nga, I believe in privacy. Ganun. Gusto mo hack namin? Oo. Anong pangalan? Kinahack ko. Pasa mo rito. Bilis. Sige, mamaya. May way kami dyan para ma-penetrate na. Sige, tapos, ano nangyari? Nagkahulihan na sa tag photos ni, ano, ni Trisha. Sabi sa akin nung asawa, akala ko naman, break na kayo. Oh. Binanon ako. Wait mo, advance mag-isip. Hindi pa kami break. Busy kasi ako. Pa-break pa lang. Akala sa akin. Getting there. Akala, break pa lang kami. Oh, break getting na daw kami. There. So, hindi kami break. Well, cheating. Ngayon siguro, break na kami. Parang ganun. Ah, hindi pa ba kayo break as of the moment? Ngayon? Hindi pa? Meron, break na. Break na kami. Oh. Kami break lang namin last week. Oh, last week. Congratulations. Happy Independence Day, Iska. Thank you. Happy week, Sari. Okay. Ayan. Paano mo ganun, Front? Nagkahulihan na. Oo. Oo. Nagkahulihan na, tiniis ko pa rin kasi nga sabi ko, magbabago pa ganun. Oh, magbabago pa yan. Magbabago ng GF. Magbabago ng GF yan. Magbabago ng GF. Kinonfront ko siya, tapos sabi ko sa kanya, hoy, hindi mo kasama yung best friend mo. Mm. Tapos, nakita ko sa tag photos ng ibang tao. Nakikita ko na celebrate, spending days with you ka pa. Ganon. Spending days with him pa yung babaeng yun. Tapos sabi niya sa akin, nung wala ka, ganun. Parang sinisingaw pa sa akin. Oh, bakit parang kasi kasalanan ka, ko pa, parang gano'n. Siya yung nandun, gano'n. Habang nung mga busy ka, dito ako naging busy. Oo. Anlambing nun. Kaya ako nagme-med kasi gusto ko, parang gano'n, nagkaanuhan na kami na parang. Sagutan na. Ano mga binitawan mo lines? Yeah, mga binitawan mo salita ng mga last moments. Sa akin, hindi ko naman hiningi sa iyo na maging sobrang talino mo, mga ganon. Sabi ko, wow. Umabot na kayo sa mga paghihingi ng talino. Ayoko na kasi ng, nung tamang grades lang, yung dahil lang sa, gusto ko kasi rin ipatunayan sa parents ko na hindi porket may boyfriend ako, chill lang yung grades ko. Mm-hmm. Kasi siyempre, gastos ng parents mo. Mag-achieve. Yes. Para hindi sayang yung sacrifices ng parents ko sa akin. So, yes to that, girl. Sabi ko sa'yo, kahit di ka na nga mag-med. Oy. Sabi ko, wow. Kasi nagulo naman siya. Oo, kasi daw, yun nga, abogado naman daw siya, kaya naman daw. Wow. Ganun. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, hindi porket ikaw okay ka na, ako okay na rin pipigilan ako. Pipigilan mo ang aking pag-pursue ng aking career. Sino ka? Ganon. Sabi niya, parang, diba, kasi sabi niya, diba, me before yun, you. Together forever, ganon. Ha, me together forever? Hindi na pwede yun. Mm-hmm. Alam mo naman yun, gusto, parang hello. Gusto ko, mapagmamalaki mo rin ako. Yun, oo, ang ganda nun. Ganon. Ayoko nung, parang dakilang, kung nasan ka, nandun din ako. Ayoko. Gusto ko pag tinanong ka, nasan yung asawa mo? Ay, nandun, nag-rounds. O, diba? Ang ganda. Parang ganun. Ganda raw. Tapos sabi niya, hindi naman yun yung kailangan ko eh. Tapos, asawa. Sabi ko, anong gusto mong gawin natin? Hiwalay na tayo. Sabi niya, ayoko. Ganun. Ayaw niya? Ayaw niya may paghiwalay? Ayaw niya. Ayaw. Gusto niya sabay kayo. Sabay kayong bibitaw. Sabi ko, kasi 'di ba usapan natin pag may nagloko sa atin, ibibigay na natin yung isa't isa doon sa kung kanino man tayo nagloko. Ganda ng usapan niyo, no? Oh, ayan ah. Oh, ganda ng agreement kasi na 'yun. Kasi 'yun yung sabi ko sa kanya before kasi ayoko sana talaga ng third party cheat kasi kahit sino naman. Nangyari na 'yan sa parents ko. Then, ayun. Nangyari na rin sa amin 'yan. Oh. Sino ba may gusto ng may nag-cheat talaga? Wala naman siguro. Sabi ko parang once na malaman ko na naglolo ko ka, wala na tayong pag-uusapan. Ibibigay kita doon, pati damit mo. Iaabot kita doon. Kung kanino ka man nag-cheat. Mm. Tapos,
manigurado ka na pag nag-cheat ka, mas maganda at mas magaling kaysa sa akin, ah. Easy. May mga nakikinig na bata sa atin. Lagi ko naririnig yan. Easy, magaling. Easy. Like, sa utak. Okay, sa good, good. Talino, gano'n. Good, sa romance, eh. Good, good. Ayun. Tapos, eh, sabi niya, ayoko, gano'n. Hmm. Parang matagal na tayo, gano'n. Hmm. Ayoko kasi ikaw pa rin yung mahal pa rin kita, gano'n. Mahal kita, gano'n. Sabi ni Tricia, super friends. Ikaw, mahal ko. Magkaiba yun. Tapos sabi ko sa kanya, eh, ba't nagawa mo mag-staycation doon? Tatlong araw? May promo kasi. May voucher to si Tricia. May ikaw naman. Voucher kami sa Agoda, eh. Minsan lang naman. Sabi niya sa akin, eh, parang basta ang bottom line nun, wala ka kasi. Parang ano, wala lang. Parang na-promote ako, wala ka. Sabi ko, ano kagawin ko? I mean, di mo naman din sinabi na promote ko. Nalaman ko na lang na-promote ka. Eh, si Tricia, nakaabang pala. Sabi ko, yung totoo, si Tricia ba talaga law student? Hindi. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ano siya? Sabi niya, doble mo. Ano yun? Hindi, sabi niya, ano, nursing daw. Sabi ko, okay. Ah, nursing. Bumalik ka na naman sa ano. Maalaga. Bumalik ka na naman sa undergrad. Sarap. Tirador ng undergrad. Tapos, ayun, di, sabi niya. Namiss niya kasi nung dating ikaw. Okay, kasi ikaw yun eh. Para kanyang kinoconquer dati. Namiss niya yung feeling na pagkoconquer ng mga undergrad. Saka yung lambing mo, namiss niya. Kaya kumuha siya ng nurse student. Nursing student. Malambing. Tapos, ano, ayun na, di, sabi ko sa kanya, sige, sige tayo pa rin, pero ayusin mo yung sarili mo. Wow, may forgiveness talaga. Okay, okay. Sige, ayusin mo yung sarili mo. Tapos ingat ka dyan, ha, mabasa ka ng ulan. Tapos. Mulan ba dyan? Hindi pa. Ano bang number na electric fan mo? Parang ang lakas naman. Number 5 ba yan? Hindi. Hindi na. Sige, tuloy mo. Tapos, sabi niya sa, dumaan yung 2 months na okay kami. Tapos, tumuloy pa rin ang 2 months. Parang may dumaan lang na babae. June, July, August na. Ito, okay. August na. In fairness, ang galing ni Francis. Lusot na lusot si Francis. Kasi sabi sinumbat. Ko, wala akong time para makipag-away. Kasi parang nasa kinabukasan. On Sunday ko kasi siya inaway. Kinabukasan may exams ako. So sabi ko, sige. Parang ganun, inayaan ko na. Okay, sige, bahala ka. Ganun. So guys, ha, yun guys, pala ang sekreto. Awayin nyo sila a day before their exam. Para hindi hindi sila lalaban. Hindi na makipaghiwalay. Hindi kasi, hindi parang sakit na ng ulo ko. Parang dadagdagan mo pa. Tapos dadagdagan pa niya. So, wag na, ganun. Parang kaya ka nga nag-relationship para hindi maging dagdag sakit na ulo ko. Hindi maging partner mo pag nahihirapan. Mali yan. Meron pa rin sakit ng ulo. Parte yan ng relationship. Conflict, saka pain, parte yan. Hindi maiwasan yan. Okay, sige. Tuloy. Tuloy mo. Sorry. Tapos yun. Parang sabi ko, then after ko mag-exam, the Tuesday, kasi Monday, Tuesday exam, kinausap ko ulit siya, sabi ko, nagsorry rin ako na baka nga talaga may pagkukulang ako. Good. Alam mo, di ko kasalanan niya na nag-cheat ko eh. Nagkulang talaga ako, Francis. Sorry talaga. Mangmang talaga ako, Francis. Tala naman. Sige. Okay. Sabi ko, sorry talaga. Baka ako talaga yung may pagkukulang sa'yo, hindi ko napansin na. Which is good. Ito na pala yung napifeel mo. Ganun. Which is good. Naging ano ka? Nag-sorry ka. siya naging bigger person sa relationship. Siya na nag-ano. Gosh. Kumbaga nag-initiate ng forgiveness. Pero nakita niya. Goodness. Nakita niya. You reach the most, rock bottom ever. Sige, ituloy mo pa ang pagiging mangmang mo. Sige. Kasi nag-sorry na kasi siya noon. Parang... Nag-sorry ka rin, sinabayan mo. Parang after 2 days, nag-sorry na rin ako. Parang nung nag-sorry siya, sige na, ginanon ko na. Sorry na rin. Pero sorry, pero gagawin ko ulit kinabukasan, paano? Awan ko sa kanya, basta sabi niya. Yun lang, sorry lang, walang pinaramis na kung ano. Sabi niya, sorry. Nung mga panahon kasi na yun. Hindi valid yun. Dapat, sorry, walang excuses. Tapos ano yung gagawin mo para mabago yun? Hindi yun valid na apology. Kasi sabi niya, parang hiwalayan ko na si Tricia. Yan. Inamin na. Nagkaamin na.
nagka-unlearn niya. Tapos sabi ko, sige na. Hinayaan ko kasi talagang short na ako sa time noon. Sabi ko, hanggang 1 o'clock lang tayo ng umaga mag-uusap. Inabot ako ng 3 o'clock. Mm-hmm. Dahil lang doon. Dahil sa away. Oh. Sabi ko, sige na. Mag-aaral pa ako. Pa. Okay. So, nag-break na ba kayo ngayon? Okay. Di ba 1 week na nga? Oh, anong ano? Ba't kayo nag-break pala? Nag-break up line. Eh, nag-sorry naman pala kayo sa isa't isa. Eh, ano? Kasi, na-feel ko sa kanya na parang, lagi niya sa akin sinasabi na, ano ba yan? Busy ka na naman. Kaya tuloy napapatingin ako sa iba eh. Parang, Kasalanan mo to eh. Kaya napapa-cheat ako eh. Oh. Ayun, parang ganun. Nagme-med school ka kasi. Parang kung hindi mo na sana tinuloy yung med school, de, kung lagi tayo magkasama, sabi ko, hindi na mga pwede yung ganun. Eh kung lagi pasumbat niya sa akin, break na tayo. Ganun mo. Tapos? Sabi niya, sige, break na tayo. Yun na, tapang. Tingin, tapang din yun. Sabi ko, okay. Okay. Wala na. Umalis, ano, parang, yun na yung break up niyo. Hinatid niya ako sa condo ko. Tapos, wala na. Hindi na kami nag-usap ulit. Pero at least hinatid ka, no? At least hinatid ka man lang. May dalawang foods? May dalawang foods? Ha? Hindi na siya umakyat. Hindi na siya umakyat. Kasi nga, break na kami. Wow, ang ganda. Thank you. Congratulations. Okay, good job. Akala ko, so sorry ka na lang. Okay, so given the facts sa kayong mga stories mo, ano, Iska, anong natutunan mo? Top 3 na natutunan mo dun sa... Aside from sa makipag-away ka a day before the exam. At pag-i-stalk. Meron talaga may mga chismosang best friend eh. Na malaking tulong. May darating yung time na yung mga maging helpful din sila. Oo, yung mga chismosa nating mga best friend ay malaki yung best tulong. Friend, yung asawa ng best friend niya yung nagturo sa akin na i-stalk mo kasi. Yun, eh, hindi ko naisip na i-stalk. Para silang mga Merlin. Kasi, ano nang top 3 natutunan mo, Iska, sa ano, situation na wag to? Huwag mong isasantabi yung gut feeling. Okay. Instinct. Tapos, lagi mo unahin yung self-improvement mo. Okay. Parang wag mo isa-sacrifice yung career mo over anyone. Kasi yung, parang para sa akin ngayon, as of now, studies ko ngayon ang priority dapat. Yun? Huli. Tapos, yung third, wag naman yung wag kang maniniwala, hindi na siya ulit mag-cheat. Pero, parang find someone na marunong umako ng mistakes niya. Hindi isisisi niya sa'yo yung mistakes niya. Okay. Now, number one natutunan mo is yung instinct, no? Yung tawag mo kanina, gut feeling. Parang dig deeper lang. Ano yung ibig sabihin nun? What do you mean about that? By that? Yung gut feeling na pag may naramdaman ka na, ask ka agad. Something wrong. Huwag mo nang patagalin. Okay. Clarify mo ka agad. Follow, sabi nga namin, mga lawyer, let's follow where the evidence leads. Mm-hmm. Okay, not our feeling leads. Ako hindi mo natatanong, ano, Iska? Ano rin kami? Nag-law school rin kami. Nag-law school. Yeah, meron kaming certification. Self-incriminating evidences will be used against you. We know ano yung empirical and theoretical implications niyan. Kami mga lawyer, we will follow where evidence leads. Okay, number two. Part-time na kami, nagnonotaryo kami. Uh-oh. At nagtitinda ng maruya. Yan. Okay. Number two, ano yung lesson mo din? Number two? Ano ba yung sinabi ko? Yung self-development. Career mo muna. Okay. Parang prioritize mo muna yung self mo over anyone else. Nice. Mm-hmm. Okay. Kasi self-development, it's your responsibility. Yeah. Hindi mo yan madedelegate sa iba. Pangatlo, Iska. Pangatlo again? Yung pangatlo, parang find someone that could... parang kayang aminin yung mistakes nila. Yung hindi isisisi sa'yo yung mistakes na nangyari. Okay, yun, ganda ng mga lessons. Good. Wow, thanks Iska for sharing your med life, school. After nito, babalik na ako sa araw. Pagkatapos nito podcast na to? Oo. Bigyan lang natin ng kasi may natutunan siyang tatlong lesson. So, paano mo i-apply ito? Practical steps. Paano mo i-apply ito? For the next few weeks. For the next few weeks? Paano mo i-apply sa buhay? What will you do differently? Feeling ko kasi parang normal lang yung academic life ko. Tuloy-tuloy pa rin. Hindi na lang ako like,
aabang na, uy, text ako dito, ganun. Uy, ganun. Wala nang gut. Parang mas lumuwag na yung pakiramdam ko nung nag-break kami. Kasi parang hindi ko na, din, wala nang gut feeling na, ay, feeling ko niloloko ako nito right now, at this very moment. Ganun. Okay. Parang ganun. Tapos, pagka nagte-text ako, tapos nagre-reply siya na, uy, busy kasi ako eh, sorry. Ganun. Wala nang ganun. So, action point mo nga doon, ano? Iska? Pa? Anong action point mo? Action, tuloy-tuloy lang eh. Parang tuloy lang yung academic life ko. Aral pa rin, aral-aral. Okay, aral. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Tatanggap ka ba ng mga manliligaw ngayong nasa med Wag school ka pa rin? Wag muna. Ayun, okay. May kakilala kami, ano eh. Pwede namin i-refer sa'yo. Oo, lawyer din. Lawyer din. Ayaw, tapos, nagsa-sideline, titinda ng maruya. Ayaw ko habang muna. Habang nagnotaryo. Ayaw. Wag muna. Wag muna. Ano kasi, medyo mabigat yung subjects ngayon, tsaka nag-duty na kasi ako ngayon sa hospital. Good. Yung teacher, yung tuition mo, mahal-mahal niyan. Mm-hmm. Okay, mga expenses. Mga expenses. Mga condo, rental, di ba? Yeah. Sagot ng magulang mo yan, syempre. Mm-hmm. Adulting. May dadagdang si bro na advice. Okay lang ba? Pwede ba kayo magpayo sa'yo? Pwede ba? Opo, okay. Go lang. Ikaw bro, ano masasabi mo? I can see na ano, no, you know your worth na ano, Iska. But let me ano lang, may nakita akong maliit na you can improve. For improvement lang naman ito siguro, ano. So, kunyari in a relationship ka na uli in the future or may nakita ka ng seryosohin mo. Might as well, minsan nagmamatter pa rin yung ano, quality time with him. And yung, like sa guys, is it's a no-no pag tinataasan mo ng boses or sinasabi mo ng ganito without communicating it well at hindi kayo nag, ano, nagko-compromise or meeting halfway, medyo may epekto rin sa mga guys yan. So, siguro in the next relationship mo, might as well work on in ano, communication, how you communicate yung nararamdaman mo, yung mga current realities mo sa guy para hindi ka rin niya misinterpret. At hindi rin siya mag-isip ng mga bagay that would lead to end the relationship. Sige. Okay. So, let's see. Ako naman, may advice or one insight ko nakuha rito. Ito, Francis, sabihin ko lang sa'yo. Lawyer to lawyer. Oy, Francis. Alam mo, galit din ako sa... Kay attorney, ano, Cactus One. Sabihin ko lang sa'yo, kung mag-join ka ng party, may dala ka pang third party. Damihan mo naman, Joe. Oo. Huwag kang maninira ng mga party. Oo. Kung great crush ka, hindi naman pala. Hindi naman pala party ng fraternity nyo. Nagdala ka pa ang third party. Tapos, yung jowa mo, looking at you at ano pa, ano, at the distance. Bro, may deeper issue to eh. Ba't ka nakapag-cheat at hindi mo nahintay si JF na magkaroon ng, sabi natin, extra schedule. Baka hindi ka talaga makapaghintay. Or, isa pa, baka yung demand mo medyo mataas yung expectation mo, mataas yung demand mo sa time. Mm-hmm. So consider mo rin hindi kasi, yung ano yun? Huwag mo na ipagtanggol. Tinitira na nga namin si Francis hindi, eh. Hindi kasi ano nga, parang bago ako mag-med school, kaya ako nagpahinga for a full year kasi dapat yun diretso na eh. Oh. Diretso na ako mag-med after kung nagpahinga kasi para may time. Graduate. Parang ano, kinukontra niya kasi ako mag-med school. Sabi niya, wag ka na mag-med school. Okay na to. Ano, nga, parang, eh. Kaya nga, Francis, magiging abogado rin naman ako eh. Kaya nga, sabi ko kay Francis eh, kasi nasa med school talaga siya. Para sabi ko, decision yun. Calling ko to eh. Gusto yun ko nga, to. Ganun. Saka na, under ka pa ng magulang. Itong si girl. Hindi mo pa wife ito. Hindi pa. Kung pinakasalan mo, pwede. Siguro, saka mo sabihin ng ganyan. Pwede magmando. So, may karapatan ka. Oo, eh, mataas ang expectation mo, attorney. Diba, ayon sa ating batas sa civil code. Number 12234. Paragraph 1. Oh, talata 1, versikulo 2. Hindi ka makakapag-demand pag di mo, ng kanyang punong oras, 100%, pag di mo talaga yung asawa. Kahit i-search mo pa yan sa ligang batas, nakasulat yan. Hindi mo yan property. Page 357. Sa ating revised penal code, family code. Page 357. O, yun lang. Yung take ko dito. Morn kay Francis naman ang message ko, eh, mataas ang demand mo, baka naman manager, ano lang, mga demand, lalo na si GF ay nasa med school. Pero anyway, break naman na kayo, so congrats. At isa pa, Francis ha, pag magsosorry ka, huwag ka nang mag-reason out.
Mag-sorry ka, then sabihin mo what you can do to change that situation or improve that situation. No more excuses, Francis. No excuse for cheating. Mm-hmm, Saka, yun, guys. Okay, magdadala ng mga third party sa Tagaytay. Sa kay Trishaan. Gusto mo, may sasabihin na kay Trishaan. Oy, Trishaan, kung ikaw, pinakilala ka ng isang guy, parang doon pa lang, inanong ano tawag dito, dininay ka na sa harap-harapan ng girlfriend niya. Iniputan ka Para kang Jemmerlyn din eh. Ito, si Trishaan ay isang embodiment ni Jemmerlyn na pokmaro sa isang lawyer na mahilig sa third party. Mag-crash ng party. Ibang fraternity. Trishaan, Jemmerlyn ka talaga. Trishaan, nako. Pumili ka naman ng maayos-ayos na guy. Hindi porkit maganda nung siguro, status sa buhay eh. Dahil lawyer, na-impress ka din, nakakotsi kayo, check-in ka lang. In the long run eh, kawawa ka dyan. Wala, iwan ka dyan. Iiwan ka rin yan. What make you sure na hindi ka rin niya iiwanan? At pwede ko mantirahin yung best friend din? Ano pwede? Ay, kayong mga best friend kayo. nagtatakpan nyo yung mga kaibigan nyo na yan. Tigil-tigilan nyo yan. Hindi rin makakatulong sa mga ibigan nyo yan. Pag di nagbago yung mga yan, forever playboy yung mga yan. Ito mga best friend. Actually, pinagalitan nga siya nung asawa. Yun eh. Kasi saka pwede ko rin mapagalitan yung asawa ng best friend mo. Huwag nyo tinotolerate, ha? Yung asawa ng best friend ko, pinagalitan niya. Oh, good, kasi good. Kami ngayon nakaalam. Siya yung nagsabi sa akin, stalk mo nung tinong namin. Siya yung Merlin dito sa kwento. Anyway, mga best friend at chismoso, huwag nyo tinotolerate yung kalokohan ng mga best friend nyo. Utang na loob, ha? Itong kung may best friend kayo ngayon nag-cheat, kontakin nyo na yung girlfriend na niloloko nila. Huwag yung pagtatakpan. Or parang sulatan mo lang, kunyari, ano ka lang, concerned citizen, kahit huwag ka magpakilala, pero i-booking mo na. Anonymous lang. I-booking mo yung best friend mo. Mm-hmm. Kung best friend mo talaga yan. Mm-hmm. Pwede ko rin bang pagalitan yung mga... De, wala na. Anyway, yun lang naman yung take namin dyan. Salamat, Iska. Ang ganda ng... Thank you. Thank you, Iska. Balik ka sa pag-aaral mo, ha? By the way... Balik na ako. Ng podcast. Party tayo pag naging ganap na... Oy, invite mo na mo kami. Invite mo kami. Kahit ano lang tayo, IB party. Magturukan lang tayo ng ng dextrose, Invite mo kami, ha? Ayun na lang. Ganap na doktor ka na, ha? Okay, salamat po. Okay, bye, Iska. Bye, Iska. Bye-bye. Ayan. Isa na namang lawyer. Future doctor. At isang future doctor, isang best friend. Ang pinayuan ng kanyang sarili. At isang pokmaron Trishaan nang sumama sa Tagaytay ng tatlong araw. At isang Francis na hindi marunong mag-sorry at nagdadahilan pa. At isang best friend na mahilig magtakip. Magtakip ng kalokohan ng kanyang mga kaibigan. Tigil-tigilan nyo na yan. Tigilan nyo kami. So, nabatrip kami ngayong gabi. Walang kasustasustansya itong gabi na to. Uwi na kami. Okay. This is BWK Studies. Bye. Good night. Bye-bye.